Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila. Welcome back to the show, mga ka-Rainbow. Alam niyo si Ricci Lizaso, yung guest natin kanina. Ang dami ang pinagdaanan bago siya naging successful. Bago siya nagkaroon ng sunod-sunod na winning moments. Dumaan muna siya sa mga struggles at nakita niya na meron siyang angking lakas, talino at tiwala sa sarili. At dahil doon sa mga challenges niya, na-discover niya ang kanyang sarili. At nakita natin na may tumulong din sa kanya. Meron siyang naging coach, no? Hindi lahat personal, yung iba, perhaps from afar. Kaya nga, tayo laging may segment sa ating show na ang tawag natin ay Ansabe ni Coach. No? So all of us can learn from people who serve as coaches in our life. Diba? We are here to help you at hindi lang kami. We will also have guest coaches na makakatulong. Ayun, syempre ngayon meron na tayong another coach. Ang ating sabi ko nga kanina, di ba? Ang sabi ko ay improvement, self-improvement and investment to yourself. Sa ko yung ating matututunan ngayon, di ba? Siya ay isang grammar coach, grammar, di ba? Di ba, Jonah? Naku, ayan, Jonah, ano? Ano ba sa palagay mo? So, asetik yung ulo ko. Nagbawa ka naman ng tissue paper. Meron ano ako. Bakit? Tissue roll na ko. Sige. Bakit kailangan ko ng tissue? Maiyak ba ako dyan? Alamin natin. Kailangan kasi ito ng tissue. O, kasi ito, alam mo naman na tayo, minsan may mga bubu tayo, lalo na sa interview, lalo na sa mga beauty contest, dahi. Saka yung mga nauuso, mga hello everything, Diyos ko, dahi, sumasakit ang ulo niya dyan, mga hello everything. Kaya, mga backlash, bago kayo rumampa, at tinatanong kayo sa stage, na kung ano-ano mas pinagsisay nyo, ayun, mga everything na yan, nako, ayan na. So, tignan na natin, papasukin na natin ang ating pakilala mo na si Grammar Grandma, Miss Lilet La Vina. Hello, Grandma. Everyone! Hi, Lilet. Hello, Jonnahlicious. Hi. I want to say hello to all our viewers out there. Yeah, there is lang na balo. Okay, Jonah, na ano ba na... Naikot-ikot na ba ang ano? Narinig mo ang kanyang accent? Ang kanyang accent, di ba? Kakayanin ko yan. Para hindi lang ako mapahiya. O, Jonah, pati your seatbelt na, ha? Oo. I'm ready. Coach Lilet? Yes? Welcome to the Rainbow Society. Ah, yeah. Welcome to the Rainbow Grammar Society. Grandma. Grandma. Kilalanin natin Society. Ngayon. Alam niyo ba, nag-uumpisa pa lang tayo, I can tell that Jonnahlicious is going to be my favorite. Ayan. Ah, wow. Ay naman, pangiinayin mo ako. May favorite team. Parang iba yung licious. Licious, di ba? Sarap. Oh, okay. Jonnahlicious, correct. Saka ayoko magkamali dito, ha? Sige. Don't worry, it doesn't matter if you make a mistake. However, can I already point out something? You know, the way that you were mentioning what my name is, Grammar Grandma, we have to make it sound a little better. You know how we're supposed to pronounce it? Well, I am. Kailangan ganito. Grammar, Grandma. Yeah. Grammar. You said it right. Grammar, grandma. You know why? Because sometimes, if you want to sound better, you need to kind of have the words, the letters flow. That's why it's better to say grammar, grandma. Yan. Pala yun. Jonah, kaya ba? Grammar, grandma. I'll try my best. Okay, sige. One, two, three. Grammar, grandma. Ay! Grammar, grandma. May sabit, John.
But that's okay. We will have private lessons later, Jonnahlicious. Okay? Jonnahlicious. I will hire you. Yes. And just to give everyone an idea of what I do, I'm an English language trainer right now. And I'm really passionate about the language. And I want to help people better understand the language and its nuances. Right? And in a way, na medyo tuwan-tuwa ako tonight eh. Alam mo kung bakit? Because of your letter sender. Diba? Letter sender kasi was saying, parang paano mas maging confident, mapakita sa father niya that he's really doing well. I want to ask you something. Don't you think that English is a practical confidence builder? I agree. Pag mas magaling ka mag-Ingles, you feel more confident, right? True. Yes. True. Sabi nga, ramdam ko yan, coach. Ramdam ko yan, coach. Diba? Kaya si Jonnahlicious, bibigyan ko yan ng private lessons. I like private lessons. Excited. Yeah. Ayan na, magsisimula ng kalbaryo mo, Jonah. I'm ready. Para lang sa proper grandma. Diba? Yeah. And diba, si Mr. A, you called him Mr. A. He was asking for advice. Well, guess what? That's the word that I'm going to talk about tonight. Right? Why? Kasi ito, ang mga Pinoy, nalilito sila sa word na advice. Why? Because in Filipino, pag nag-isip tayo sa Tagalog, yung advice na yan, whether sinasabi natin as a noun or as a verb, payo lang yan eh. Diba? But when you write it in English, you have to be very careful. Oh. Why? Because hindi siya pareho. So, can I just show you some slides para lang makita niyo? Sure. Ano nga siya? Diba? Ano nga ang kailangan nating isipin para hindi nga tayo magkagulo dyan sa advice. Yan. Okay. Oo nga. Oo nga kasi may advice na may S at may advice na may C. Correct. Correct. So, yan ako nalilito. Nakikita niyo na ba ang aking screen na may advice with the C versus advice with an S? Okay. Yes. So, di ba? Kung titingnan ninyo, pareho siyang advice. Pero yung isa advice. Yung isa S. And, correct. Said earlier, pareho lang siyang payo in Filipino. Correct? So, ano na yun kailangan nating isipin? Ang advice to see is a noun. And often, it is what we call a non-count noun. Kaya alam nyo kung ano bawal? Bawal ang advices, ha? Hindi linalagyan na advice. Oo, yung advice to see. Ano pa? Talaga, advice. Yes, oo. Pero alam mo, coach, na ano ko yan? May napapansin ko yan, may gumagamit ng advice with an S. Advices. Oo nga. Advice. Ano ko yan? Alam niyo ba kung bakit? Hindi pa sila nagdadaan ng mga kamay. Yan. Okay. Papadaanin na. Okay. And then, yung advice with an S, verb yan. And yan, ang dami-dami nagkakamali dyan. Alam niyo ba, ito ha, may papakita ko sa inyo. Nakita niyo to? Yeah. Ito yung ito yung isang nakuha kong excerpt from a news article from an online website. Napansin niyo yung hinighlight ko, his advice? Mali yan eh. His advice. Why? Because dapat yan, noun yan, si yan. Pero kasi ito feeling ko, ano siya, careless talaga siya. Why? Kasi pati yung employees, di ba? Yung word na employee, yung spelling ka. Pero ito ang gusto kong itanong sa inyo. I want to find out, do you think that this sentence is correct? Kasi matalas kong wait for your advice. I will wait for your advice. For your advice. For me, it's no. It should wrong be for me. C. C? C? Mga honor students sa Rainbow Society. Pwedeng manghula. Okay, you're now going to be more confident in using advice with the C
versus advice. Oh, nako. Oh, ayan, Jonah. Diyos ko, dahil pagpanik mo ng stage at nandiyan ang mikropono, I was advised. O, di ba? I was advised by Nathan D. and Jamie. And of course, to my grandma, grandma. Di ba? Grandma, correct. Di ba? Okay. True. So, alam na natin ngayon, mga ka-Rainbow, ha? Ating mga viewers dyan. Ang kaibahan ng advice with an S at an advice with a C. Buti na lang, andito si Grammar Grandma to the rescue. Ayan. Mm-hmm. As simple, ano, pero ang daming, you know, ang laki ng difference, di ba? With mabilis intindihin. Madaling intindihin. Yes. Exactly. Tsaka practical. Ang ganda ng ano mo, coach, gusto ko yung approach mo kasi very practical siya. Madaling maintindihan. And can I thank you because you just told me that you're going to make me a regular on your show. Why not? Yes, babalik ka ha. Babalik ka ko. Why not? And I your viewers would love that too, right? Yeah, they will. Oo naman, no? At sa pagbabalik natin sa aking regular sessions, kailangan i-practice nyo na ang mga panganyo. This evening was so productive, full of learning and inspiration, at nakatulong pa tayo sa ating career. Oo, dami natin natutunan, di ba, from Richie. Actually, pati si Jayvhee, di ba, Jonah, natututan rin. Maraming salamat, coach, because si Jayvhee ay isang coach rin. Anong mga natutunan mo sa ating episode ngayon, Jonah? Marami ako talaga natutunan ngayong gabi kasi yung mga ups and downs ni Ricci at kung paano niya na-achieve yung kanyang career, kung nasan siya ngayon for 35 years. And talagang Ricci is an icon of the Philippine passion talaga. And I salute Ricci for that. And talagang nakaka-inspire ang kanyang story kung paano niya nakamit ang kanyang kinatatayuan ngayon as a fashion designer. Mm-mm, correct. I agree. Oo, saka ang ating Grammar Grandma, no? Talagang hitik na hitik ang ating episode ngayon. Ang ating pilot episode. So, correct. Mga ka-Rainbow, nako, sana marami kayo natutunan. Mga kabagang at ka-Rainbow, kakulay, di ba? Mm-hmm. That's right. So, I think we have to call our guest back. Yes. So, papasukin natin ang ating mag-guest. Si Richie and Lilet. Hello, Coach Lilet. Gaganda pa rin. So now everyone's back. Humingi tayo ng mga words of wisdom from our guest. Baka meron kayong gustong i-promote. Una muna tayo kay Ricci Lizaso. Ricci Lizaso. Para sa ating mga OFW, mga viewers natin, paano ba sila kung gusto nilang pumunta sa, meron ba silang makikita ng mga gowns or clothes somewhere? Online? Mm-mm. Yes, I'm inviting each and everyone who's interested to see my line. It's at SM Mega Mall, SM Mall of Asia, Landmark Trainoma, Landmark Makati, Landmark Invest. We also have at Metro Gaisano Department Store, Alabang Town Center, and Santa Lucia Department Store in Cainta. Wow. Dami. Oh, makikita ka ba online? Makikita ka na ba online? Saan ka ba pwedeng hanapin? We're developing our online within the year old. But anyway, you're asking me for my words of wisdom. Sa totoo lang, ito yung gusto kong i-share sa mga tao. A lot of times when people hear me speak in English, what's their first reaction to me? They say, oh my gosh, nosebleed. Diba? The thing is, diba? Nosebleed. What does the nosebleed imply? It implies discomfort. And yet, what I would like to share is this. We shouldn't be uncomfortable with the English language. In fact, it's something that we really need to develop in ourselves if we want to be better world citizens. And really, from now on, don't think it's a nosebleed thing. Think that it's something you need to master and develop. Thank you. Pero coach, meron ka bang mga webinars? Meron ka bang mga webinars na Yes. Na pwedeng mag-attend online? Yes, actually, I have a Facebook page. If you go to Facebook, all you need to do
is to type in grammar grandma, okay? Grammar. What kind of page will you get into? You will get into my page where you will get golden grammar nuggets every wow. Nako, tumambay na. Tumambay na tayo dyan. Tumambay na tayo dyan. And of course, I'll let you know on Grammar Grandma if I have upcoming webinars where you're going to learn things about idiomatic expressions or, you know, important grammar areas like subject-verb agreement or tenses. Yeah, at saka yan, yung mga nako-confuse kayo, advice with a C versus advice with an S. Yan ang mga matututunan niyo. Correct. Okay. Thank you so much. Thank you, Lilet. Thank you, Lilet. Thank you. Maraming salamat sa ating mga guests, sina Ricci Lizaso at Coach Lilet, at sa ating mga ka-Rainbow, mga viewers natin. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.